Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Pinapaalis ng China ang nakasadsad na barko ng Pilipinas na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Giit nila, teritoryo ng China ang bahurang ito. Gayong pasok ito sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Giit ni Chinese Foreign Ministry Spokesman Zhao Lijian, ginagawa lang ng China Coast Guard ang kanilang trabaho nang sitahin ang tropa ng Pilipinas. Nagmamagandang loob lang daw ang China, kaya nito pinayagang patuloyin ang pagbibigay ng supply para sa mga sundalo nating nasa BRP Sierra Madre. Dapat daw tumupad ang Pilipinas sa usapan at alisin na ang nakasadsad nating barko roon. Noong isang linggo, hinarang ng China Coast Guard ang supply boats ng Pilipinas na payungin at binomba ng tubig. Pero nitong linggo, natuloy ang ating mga sasakyang pandagat sa BRP Sierra Madre. Kinundenan ni Pangulong Duterte ang insidente nang siya'y magsalita sa ASEAN-China Special Summit kung saan dumalo mismo si Chinese President Xi Jinping. Pumalag naman ang gobyerno ng Pilipinas sa pagpapaalis ng China sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Buwelta ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas ang Ayungin Shoal. Kaya China anya ang dapat sumunod sa international obligations nito. Napatunayan na rin daw ng arbitral decision na walang historic o legal basis ang pag-angking ginagawa ng China. Kaya may karapatan ng Pilipinas na gawin ang gusto nito at ang China ang nagtitrespass o nangihimasok sa teritoryo. Sabi naman ng Department of Foreign Affairs, titingnan muna nila kung kinakailangan nilang maglabas ng pahayag. Ayon kay Assistant Secretary Ed Meñez, dati naman daw iginiit ni Secretary Teodoro Loxin Jr. na may kalayaan ng mga bansa na magbigay ng anumang pahayag. Ibang kwento na raw kung papaniwalaan sila ng Court of Global Public Opinion. Maging updated po sa mga maiinit na balita. Maaaring mapanood ang Balitang Hali at ang iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.